Guys, ako okay naman ako. Andito ako ngayon sa rooftop dito sa building namin, sa bago naming office. And ang gagawin natin ngayon ay reacting to old photos. So, meron akong dalang mga litrato. Pasensya na kung wala ng takip. Actually, madami talaga kami mga pictures kasi yung nanay ko, ng mga bata pa lang kami, mahilig talaga siyang kumuha ng mga litrato namin. Kaya lang, ito na lang yung mga natira. So, ang kwento, medyo pang maalaala mo kaya yung kwento kung bakit ito na lang yung mga natira. Kasi meron kami inupahan dati na bahay. Tapos, yung inupahan namin, hindi kami nakakabayad nun. So, noong mga times na hindi kami nakakabayad ng mga ilang buwan, pinalayas kami sa bahay. Ang mga dala lang namin, mga sarili namin, na iwan namin lahat ng mga gamit dun sa bahay na yon. Aparador, TV, damit, pati mga pictures, medals, lahat ng mga memories. So, naiwan namin yun. Yung time na down kami. Basta, mahabang kwento. So, yun yung nangyari nun. So, ito yung mga natira. Ito yung mga nakuha ko sa Batangas. So, mag-react tayo ngayon. Kumbaga, babalik tayo sa nakaraan. Okay? So, simulan natin para magkaroon naman kayo ng idea kung ano ba yung itsura ko dati. Ganon. So, ito na nga. Unahin natin to. Ito. Sige, papakita ko na lang dito. Ayan. So, ito. Bungi ako nito. 7 years old ako nito. Kaya hindi ako nagsasmile kasi bungi ako. Okay. Tapos, ito naman. Oh, nakakamiss. Ito yung lolo ko sa Bicol. May vlog ako eh. About sa Bicol, diba? Siya yon, siya yung lolo ko na yon. Bata pa siya dito. And then, kami tong tatlong magkakapatid. Ako, si Marius, siya kasi El Yunay. O, diba? Ang cute. Ang sarap balik-balikan ng mga... Naglalaro pa lang kayo before, no? Tapos ngayon, parang iba-iba na kayo ng buhay. Kanya-kanya na kayo. Sarap lang balikan. Oh, ito naman si Papa. Ito naman yung lolo ko sa Batangas. Pogi na kapatid ko. So, ayan, kami pa rin tatlo. Madalas kayo mag-bonding na magkakapatid eh, kaming tatlo. So, sabay-sabay kami nanonood ng TV. Ayan. Tsaka malambing talaga kami sa mga lolo at lola namin. Ito naman, kami dalawa ni Marius, ng kapatid ko. Ito yung recognition day sa school. Ayan, madalas kaming umakit ng stage. Kasi may mga medals. Ako, nananalo ko sa mga singing contest, dancing, ganyan-ganyan. Siya naman, more on ano siya, yung mga quiz bee. Ayan, matalino kasi ito eh. So, ayun. Ito naman. Ah, ito naman si Mama. Ito yung lola ko. Ang bata niya pa rin dito. Ayan, ito na yung bungi ako. Ayan o. Oh, bungi ako dyan eh. Tsaka ako talaga yung pinakamaliit sa classroom. Ako yung laging nasa unahan ng pila. So, ayan. Ang cute na mga kapatid ko. Lagi talaga kaming kare-kare ng mga lola namin. Sama-sama kami. Ayun. Nakakamiss. Sabay-sabay kami nanonood ng TV. Ang pangit ang bahay namin dito. Sobrang dugyot. Pero masaya. Minsan ganun eh, no? Kahit maliit yung bahay mo, kahit pangit, basta masaya, hindi mo na maiisip yun eh. Yung mga simple things, okay na kami, basta sabay-sabay kami nanonood ng TV. So, ayan siya. Sige, next! Ayan, lolo ko, ang bata pa niya! Lolo ko tsaka ako. Ayan, sabi ko nga lagi ako nananalo sa mga contest-contest, mga declamation, oratorical speech, ganyan. Yun, doon ako nag-excel naman. Tapos, ang nagsasabit lagi sa akin, it's either lolo ko or lola ko. Ayaw ni mami kasi sabi niya, pangit daw siya. So, ayaw niya magpakita. So, ang nagsasabit, lolo or lola ko. Ayan. Ayan. Ito si Marius, dami rin niyang medals. Ayan. Tapos, sabi ko nga, sama-sama kami lagi magkakapatid. Ito siya. Aww. Cute. Nakakamiss. Nakakamiss yung naglalaro pa lang kayo, no? Lolo and lola ko. Aww. Masarap mag-reminis, no? Naalala ko tuloy nakaraan. O, diba? Bungi ako dito. Madalas akong ipa-pictorial ng mama ko kasi nga mahilig siya mag-picture-picture. Kasi gusto niya yung nakaraan para pagtanda daw may makikita ka, may maalala ka. So, ayan. Lagi niya ako pinapastudyo. Ito naman. Pinapagalitan kami dito ng lolo ko kasi ang kulit namin. Mga pilyo and pilya kasi talaga kami. O, ito yung mga kalaro ko. Mga kalaro ko. Nung kinder 2 ako, valedictorian ako. So, ito. Nag-speech ako, diba? May crush na ako niyan. Ito naman, o yung linggo ng wika, tunalo kong best actress dito. Ayan, o, diba? Best actress. Ito naman, ay, ito yung bahay namin dati sa Batangas. Puro puno lang at saka space, tapos kubo-kubo lang yung bahay namin noon. So, ang arte ko na talaga noon pa man, diba? Kitang-kita niya naman.
cute talaga ako ng bata ako eh. Sa totoo lang, ngayon, acute na po ako. O, diba? Ang pangit ng ipin ko noon, guys. Kaya pag naglalaro kami sa school, ako lagi yung taya. Ako yung pinapahabol nila kasi mukha daw akong vampira. Kasi itim-itim yung harap ng ipin ko. Tapos yan, o, diba? Nakakaloka naman. The little Kara. Little Kara. So, ayan. Actually, walang event ito sa bahay lang kami. Pinagbihis lang kami ng nanay namin para picturean kami ng mga nakabarong at nakadress. O, diba? Nakakaloka. Ganun siya ka-addict sa pictures. So, ayan. Tinali naman yung hair ko ngayon. Ay, ito. O, diba yun pa rin yung damit ko, guys? Walang palitan ng damit. May contest sa school. Snow White yata ako nito. Yun pa rin yung damit ko. Paulit-ulit. O, nasa labas kami ng bahay namin. Sa Taguig to. Doon kasi ako pinanganak sa Taguig. So, ito yung lolo ko. Yan, kami ulit magkakapatid. Cute. Next. O, ito naman. Si Elio na. Ito yung bunso kong kapatid. Lagi siyang binibihisan ng mami ko ng... ano, ng damit na pambabae kasi ang dream niya talaga, yung bunso namin, babae. Eh, hindi nagkatotoo kasi naging lalaki. So, ginagawa niya, binibihisan niya. Buti na lang hindi natuluyan yung kapatid ko sa kakabihis. Tapos, tignan niya naman yung sapatos ko, ang laki. Pinapasuot lang sa akin ng nanay ko yung sapatos niya para magmukha akong dalagingding, o diba? At may mga proselas pa ako, parang tigli limang piso to nung araw, ah. O diba? Parang retarataso pa yung damit ko dito, ah. Nakakaloka. Ayan, sa school. May event din dito sa school. Quiz biyata. Kasi nanalo na naman yung kapatid ko. Tapos ako, support. Support lang. Ayan. Hindi ko pa nung una, hindi ko pa nilalabas yung smile ko. Nung pangalawa, nilabas ko na. Ayan, nabungi ako. Kitang-kita nyo. Ayan, may, ayan. Sumali nga siya nito nung contest. Math yata or science. Basta yun. Ganyan. Quiz bee. Math quiz bee or science quiz bee. So, ayan. O, ito pa yung kapatid kong ubod ng takaw sa lahat. Ito naman, ay taray, pakak, nag-emote ako. Sabi kasi ng nanay ko, kunyari nakatingin ka sa baba. Kasi gustong-gusto niya yung profile ko dito, pag naka-side view ako. Ito raw yung best shot ko lagi sa picture. So, kailangan nakaganon ako. Ayan, so emoteran pala ka ako dito. Tapos, ukay-ukay yata yung damit ko nito. Halata naman, di ba? So, ayan, kunyari, diwata ako dito. Tapos, ayan, nasa bahay lang kami niyan, walang event. Gusto lang niya akong picturean, o di ba? Next, o, diba, pina-studio na naman niya ako. Gusto niya akong picturean sa studio para may remembrance daw. Next, o, diba, para ako nagulat. Nakakaloka. Medyo padalaginding na ako dito. Nakakaloka, sobrang payat ko noon. Ganito kaiksi yung buho ko noon, nung mga 14 years old ako. So, 14 ako neto, ganito ako payat. Tapos, short hair talaga ako. Ayan, o, diba, mukha akong matangkad. Ayan, patanda na po ako. Eto na, ayan. O, short hair pa rin ako. 16 yata ako nito. Ito, stolen shot. Ayan, ito yung lolo ko. Yung lolo ko sa Bicol, lagi siya may ganun dito. Parang patilya. Tapos ako may bag, tinan niya naman yung bag ko. Ito yung bunso kong kapatid habang naglalaro siya sa gitna. Tinitignan ko lang. So, ito naman. Ito naman, itong picture naman na to. Ayan, wala lang. Pinapictorial lang ulit ako ng mama ko dito. Medyo fast forward naman tayo. Syempre tatlo lang kayo magkakapatid, 'di ba? Hiniling ko talaga na magkaroon ako ng sister kasi 'di ba, dalawang lalaki tapos ako yung mag-isang babae, ako yung naiwan. So wala akong kalaro or parang wala akong inaayusan ng hair, nakakausap-kausap kasi all boys eh. So hiniling ko talaga noon, na sabi ko sana maging posible pa na magkaroon ako ng kapatid na babae. So nagkaroon ako ng kapatid na babae. Yeah, so pag-uwi ng mama ko galing ibang bansa, ayan, buntis na siya. So, tuwan-tawa ako nun. Sabi ko, ay, sa wakas, may sister na ako, may baby sister na ako. So, ito naman. So, salip na si Ellen yung bunso. O, siya na yung naging bunso, si Vashti. So, ayan, ito yung mga bonding moments naman namin dati. Fast forward na. Ito yung mga times na tinitigyawat na ako. Siyempre, pag teenager ka, diba, titigyawatin ka na. So, ito. Ayan. Kasi mataba talaga si Vashti, si Jella. Ang totoong pangalan niya, GL. So, Jella tawag namin sa bahay. Mataba talaga siya. So, mahilig akong mangurot sa kanya, maglamutak, ganyan. At ito naman, madalas ko siyang asarin. Gustong-gusto ko siyang pinapaiyak. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, ayan. Medyo lumalaki na siya. Lumalaki na siya dito. Ayan, kasakasama ko siya. So, yun. Tapos ngayon, syempre, dalaga na siya. So, ayun na yun. So, medyo, hindi ko alam kung kaunti o madami. Medyo... kaunti lang yun na ipakita kong pictures ngayon sa inyo, guys. Kasi ito yung ano eh. Ito yung mga natira na lang sa mga memories. Mahalaga talaga yung mga memories, no? And ayun nga, ang sarap din balikan ng pagkabata. Kasi ngayon, pag adult ka na,
habang tumatagal, mas nagiging mabigat yung mga dinadala mong problema, yung mga kinakaharap mo sa buhay. Hindi kagaya pag bata ka pa, mas konti at saka mas magaan ang lahat. So minsan ang sakit ng bumalik sa pagkabata, alam niyo yun, kasi parang bigyan ka lang ng lollipop or ng candy or ng chichirya na gusto mo, masaya ka na eh, di ba? Parang yun yung kaligayahan mo, yung napakasimple lang. Ngayon, ang dami mo nang iniisip, mga bayarin, mga problema sa trabaho, problema sa sarili mo, problema sa love life, sa kaibigan, mas dumadami na yung kinakaharap mong sitwasyon. Kaya minsan, nakakatuwa naman na balik-balikan yung nakaraan kasi, wala, nakakamiss lang talaga, no, nung mga bata pa tayo. So, ayun, sana nasamahan din kita mag-reminisce. Mapapaisip ka din talaga. So, ayun, nakakamiss lang talaga yung naglalaro lang kayo sa labas. Makakuha ka lang ng piso, okay ka na eh, masaya ka na eh. Ngayon, parang laging kulang. Sana tumaas yung sweldo ko, or sana magkapera ako na ganyan, or sana makaipon ako. Yan yung mga iniisip natin ngayon eh. Pero dati, simpleng barya lang, okay na tayo. Diba? Kahit piso lang, masaya na tayo. Makabili lang ng mga gusto nating bilhin sa tindahan, diba? Alam na pag magkakapatid kayo, pag bata pa kayo magkakapatid, parang yung bonding nyo iba eh, yung nakakamiss. Siyempre pag tumatanda na kayo, nagkakaroon na kayo ng sarili-sariling buhay, and then later on, may mag-aasawa, diba? Tapos dadalaw-dalaw na lang, hindi kagaya dati na kahit araw-araw kayo mag-away, araw-araw din kayo magbabate, at magkakasama pa rin kayo araw-araw sa iisang bubong. So, samantalahin niyo yun guys, ngayon habang bata pa kayo, lalo na sa mga teenagers, i-treasure nyo yan kasi pagdating ng araw na adult na kayo, mamimiss nyo yun eh. Kagaya na ginagawa ko ngayon, nagre-react na lang ako sa mga old pictures. Yan, darating sa buhay na, sana pala in-enjoy ko ng gusto, sana hindi ako nagmadali noon, diba? So, kung naiinip kayo ngayon, sa school, or gusto nyo na tumanda, magkatrabaho, or ganyan, hinay-hinay lang, diba? Lahat tayo pagdadaanan yan, and i-feel mo na lang muna yung moment na bata ka or bagets ka. Kasi hindi na yan mangyayari ulit eh. Hindi mo na yan mababalikan pa. Dadaan lang yan sa buhay natin. Kagaya nito. So, ayan. Yan yung mga dumaan sa buhay ko. Yung mga pictures na yan kapag nakikita ko, naaalala ko yung mga pangyayari noon na nakakamiss talaga. Marami talaga nagbabago as time goes by. Kung pwede lang ibalik sana yung dati na simple lang kayo at masaya kayo, na naglalaro lang kayo. Ang sarap sana eh. Kaya lang hanggang doon na lang yun eh. Hanggang memories na lang siya eh. Iba na ulit yung tatahakin yung landas ngayong adult na kayo. So, there you go. Naku, maraming salamat guys sa inyong panonood ng video na ito. Sana nag-enjoy kayo at medyo naipakita ko sa inyo yung aking nakaraan. So yan, ngayon lang pala ako nagpakita ng mga ano ko, no, ng mga kwento ng aking pamilya. Kasi hindi ako masyadong ano eh, hindi ako masyadong ma-open pagdating sa mga ganyan. Unti-unti nagagawa ko, pero yung lahat, isisiwalat ko. Eh, hindi ko kaya. Siguro dahil ano, dahil pagkatao ko talaga to, ganun. So, one at a time, diba? So yan, sana nag-enjoy kayo dahil medyo naipasilip ko sa inyo ang aking nakaraan. At nakita niyo yung itsura ko dati. Cute-cute ko talaga dati. Oo, si Baby Cara. Ngayon, acute na. So, yun lang. Thank you so much. Don't forget to like this video. I-share nyo rin po ito. And don't forget to subscribe to my channel. At abangan nyo yung mga susunod ko pang mga videos. Thank you so much, guys. Paalam na. Salamat sa lahat ng support. Bye-bye!